Tao, Dagdagay, Gigit, Opia, Sindaay, Kamuybuyan, Rondalia, Pulial, Balitao, at Quiliapi. Okay, so tingnan natin. At the end of the lesson, tatanong ko yung mga yan kasi yun yung mga lalabas sa activities natin. Okay, kaya makinig mabuti. So yung Rosas Pandan, baka hindi ko ito mapakinig kasi ayaw gumana ng mic ko. Pero try pa rin natin kung maririnig nyo. Kahapon ay nagkakaroon ako ng problem sa sounds. Wala. Okay, since wala, so itong Rosas Pandan ay isang klase ng Bisayan song na tungkol siya sa isang parang nagyaharana. Okay, so patlangan na lang muna natin yan. So, ito na lang. Describe the music. So, kung mapakinggan niya siya, yung phrasing niya is melismatic. When you say melismatic, mamaya melismatic natin doon. Ibig sabihin ng melismatic, ano ulit yung tempo? So, elements of music. When you say tempo, ito yung ano. Ako nalala pa. Ano yung tempo? How about Priyas, ano yung tempo? Mabilis. Okay, bilis or bagal ng music. So, basically of the song, so ito is all about to serenade or pangarana. Then, sige, patlangan na natin yan. Papalitulong lang sa inyo mamaya kung meet na yung patlangan sa dulo. So, ito yung mga characteristics na yung apat na area. Okay, so yung Cordillera, Mindoro, Palawan, and Visayas. So, dito, the music of Cordillera is categorized into three. So, meron tayong vocal. When say vocal music, ito yung mga kanta. Instrumental, syempre, ito yung mga instruments. Anong klase yung mga instruments meron sa kanila? Then, vocal ensemble with instrumental accompaniment. So, yung pagkanto nila, sinasabayan ng iba't ibang klase musical instruments. Okay, ito halimbawa, vocal music tayo ng Cordillera. So, pwede ba sa yung number one, Ramirez? Itong Ibaloy Badiu? Ano ba si Ramirez? Ano? Ano nangyari? Ikaw na lang, ang gibaan niya. Again, paki-open yung camera nyo para nakikita ko kayo kung ginagawa. Paibasa, ang iba niya. The infancy songs are uwiwik, kalinga, dagdagay, opiya, kalinga, langan, bata-bata. Number one bata, number one. Ay, number one po pala. Abaloy, this is vocal genres is considered to be the signature from the specific culture of Cordillera, the vocal genres among the native communities may be classified based on their function. Okay, so ayan. Kataga Cordillera yan. This vocal genre, yung sabi ng iba-iba, di isang klase ng vocal genre or kind of classification of singing nila or the way of they use music or song. So, sinasabi dito na kinoconsider nila yung genre na yun ng music nila as signature. So, galing daw sa specific culture ng kanilang lugar, ng Cordillera. So, ibig sabihin nila, ginagamit nila yung musika sa pag-represent ng kanilang kultura or ng kultura nila sa lugar nila. Then, at the by number 2, the infancy, pa ibasa naman, Mercado, Carl.
Linda, may basa yung number 2, the infancy. Sige, ikaw na lang, Lastra. The infancy song are Uwiwi Kalinga Dagay Kalinga Opina Kalingan Langan Bata-bata Tausong Bua Subanen and Kawayan Kalinga. Kawayan. Okay, Kalinga. So, infancy, so kilala ang mga cordillera, yan yung music nila sa iba't ibang klaseng yung mga pambata, ang tawag din, yung mga papatulog, anong tawag sa mga kantang yun? Yung mga papatulog sa bata or tungkol sa mga bata? Panghele, sir. Okay, panghele. Or lullaby song. Okay? So, yan, iba't ibang klaseng panghele or mga infancy, syempre infancy, sanunggol or bata. So, ang example niyan is yung uwiwi, dagdagay, dagdagay, opia, langan, bata-bata. So, ito, napapakinggan to. Yung pinag-aralan ng elementary yan. Okay? So, characteristic naman ng kanilang or katangian ng kanilang mga vocal music or awitin, melismatic. So, familiar po kayo sa melismatic singing? So, kay basang, ibig sabihin ng melismatic singing. Who wants to read? Oh, sige, Bertuso. Melismatic. It is a style of singing song against several note passages. Order is vocal passages with one syllable. Okay, so when you say melismatic singing, so composed of melody, different melody. So melismatic singing, ito yung klase ng pagkanta na kahit isang syllable lang. Halimbawa, yung do sa so do re mi. Halimbawa, yung pagkanta niya ng do re mi, pag kinanta yun ng melismatic, ay kahit do lang, isang specific na syllable lang, halimbawa yung salitang do, ang daming niyang nilalagay na iba't ibang klaseng note. So, pinapahaba nila yung isang syllable. Ang tawag doon ay melismatic singing. Isang word lang or isang syllable lang. So, ang dami nilagay na nota. So, parang napapahaba nila or napapaganda nila. So, ang tawag doon ay melismatic singing. Okay? So, ayan. Then, premeter. When you say premeter, the meter has no time signature. Diba? Meron tayong 2-4, meron tayong 3-4, 4-4. Pero sa kanila, hindi sila nasunod doon. So, meron silang iba't ibang klaseng time signature sa isang awit. Hindi na sinusunod yung isa lang. Okay? So, yun. Sa music of cordillera, they use to consider or the next tayo, Mindoro. So, sa Mindoro naman, ito yung vocal music. So, talakayin natin itong Marayaw. Pakibasa yung Marayaw. Josa. Marayaw, this song is used to communicate spirits and rituals for healing and protecting the community. Okay, so ito. Kung ang cordillera, they use music to represent their culture. So ito, culture din naman, pero they're more on, ayan, for communication in spirits. So, sa mga ginagamit nila ang music, sa kanilang iba't ibang klaseng ritual, kapag sila ay naggagamot or nagpapagaling, o kaya naman ay pamprotekta sa kanilang komunidad, sa lugar nila. So, yun, parang ceremonies niya or for ritual function yung paggamit nila ng music. So, number 2, pamuybuyen. Sa Mindoro pa rin tayo, ha? Pakibasa, ikaw naman, Gruta. It's it is a legend which means spear of water. Okay, so pumuybuyen, ito ay isang alamat na ginawang tula at ginawa na rin kanta or awitin ng meaning ay spear of water. So napakasimple lang. Then ito, ambahan. Ito, tandaan nyo itong ambahan. So sige, pakibasa, Mark Jonel, yung ambahan, number 3. Ambahan is It consists of 7 symbols with rhythm at the end of the line. It is often used in courtship and by visitor to ask food. Ambahan are usually written on bamboo and performed on
chanted with accompanying instrument. Okay, so ambahan. So ambahan ay nagsimula talaga siya sa isang tula or bomb. Tula lang na meron siya, ito may sukat na, hindi ko tulad sa cordillera. So meron siyang, iba pala yung time signature ito, meron siyang 7 syllables at magkakatugma yung bawat dulo or ano, magkakarima. So kadalasan, inuukit nila yung kanilang kinukompose na tula or ambahan sa kawayan, sa balat ng kawayan, di ba tayo sa papel, gamit ng lapis or ballpen. So pero sa kanila, wala silang ganun. So inuukit nila yung kanilang kinukompose sa balat ng kawayan, gamit yung kanilang mga kutsilo or kanilang mga gulo, kung ano man yan, nakatutuloy sa bagay, para ma-preserve yung kanilang kinukompose. Okay? So hanggang sa yan, nilapatan na ng awitin, ng tugtugin, at naging isang kanta na, or song, yung ambahan. So ayan, sabi nga dyan, perform or chanted with accompanying instruments. Yung kanilang mga instrument, baka may discuss natin kung ilan sa mga yon. So ayan, ambahan. So yun yung sa Mindoro. They use music, halimbawa itong marayaw, yan, more on healing, rituals, o kaya naman iba't ibang klaseng ceremony. Okay? Then let's talk about Palawan. So pangatlo tayo sa Palawan. Ano kaya klaseng music ang ginagamit ng taga-Palawan? So, the music of Palawan is described by copying, sabi nga dyan, copying, kinukopya yung sounds of nature and environment. So, ginagaya yung tulog ng kalikasan or ng kapaligiran. So, yun yung folk music ng Palawan. Okay? So, ito, halimbawa. So, pagbasa yung kulyal at kiensa. Nga pa ang kulyal. Si Justin. Wala, Justin. Ito na lang, Bruan. Napaiksi lang yan. A lyrical poem that express love. Okay. So, lyrical poem with or that expresses love. So, tula. Okay. So, na yan ay nilalapat na din ng musika, ng music at nagiging isang klase na ng awitin. So, kulyal, isang klase yung lyrical poem na yan, tungkol sa pagtatapat ng pag-ibig. So, tul-tul naman. So, pakibasa, Cortez, ito naman. Tul-tul, it is all about epic heroes and usually chanted at night. Okay, so, ending at daybreak. Okay, so, tul-tul. So para yung kanina, nagsimula sa isang alamat tungkol sa mga epic heroes or mga bayani nila. Then, naging hanggang sa kinawang tula at naging awitin na pagkinanta nila ng mga taga-Palawan, so kinakanta nila yan tuwing gabi lang. So usually, chanted at night. At sa haba niyan, so nagtatapos yan, ayan, at daybreak, ayan, bago sumikat yung araw. So, ganun kahaba. So, yan ay may kinalaman sa kanilang kultura kung bakit gabi lang nila pinaperform yan. So, ayan. So, ang Palawan, they describe their music as copying the sounds of nature and their environment. Okay? So, yun. So, ito yung pang-apat. Yung pang-uli natin dito sa characteristic. So, we have music of Visayas. Ito. Ayan. So, sabi nga dyan, pagbasa kayo yung first paragraph, sino hindi ko ba tatawag? Wants to read? Muhammad, ikaw na lang. Yumul, pagbasa yung first paragraph. O lahat na. Music of the Visayas, vocal music. Visayas music has different function in their lives. The songs in Visayas comprise children's songs, lullabies, ballads, working songs, and serenade. The common theme of the musical style is about love and marriage and usually performed by good singers as well as dancers and actors. Okay, so ayan. So sabi nga dyan, so Visayan music has different function. So hindi lang sa isang part nagpo-focus yung mga taga-Bisaya, sa taga-Bisayas. Sabi nga nila, maraming function yung music para sa nila. Number one nga dito, yan, comprise as children's song. Ang daming mga Visayan song na
or mga children song na galing sa Bisaya na convert into Tagalog na hindi natin alam ay nagsimula pala sa Bisaya. So lalabas yung ayan, pampatulog, syempre yung ballad. So working song tungkol sa trabaho. Then to serenade or yung pang runner, piniligaw. Okay, so ang daming, para sa nila, ang daming gamit ng musika para sa mga Bisaya. So the common theme, yung kadalasan tema ng musical style nila is all about love and marriage. So yun, tungkol kadalasan daw yung tema. But usually perform and usually performed by syempre a good singer. Sino ba yung mga kilala yung Bisayan singer na kilala or sikat? O, magbigay na example. Wala yung kilala na Bisayan singer. Baka pag sinabi ko yung pangalan, kilala nyo pala. Hindi nyo alam, Bisaya pala. Kilala ba kaya na Bisayan singer or na famous? Kilala nyo ba si Manny Pacquiao? Ayan sa tawag ng pangalan. Ayun, si Manny Pacquiao, kilala nyo? Papa. Oh, senior din yun. So, Bisaya siya. Okay? So, yung ages. Kilala nyo pa ba yung ages? Papa. Ayun, mga Bisaya din yun. Si Cheryl Regis. Okay? Si Pilita Corrales. Si Yoyoy Villame. So, ang daming mga Bisayan singer na kilala or sikat or good singers nga, as well as dancers and actors. Okay? Ito yung kanina, yung, ayan, tapos na tayo doon sa Cordillera, Mindoro, Palawan, and Bisaya. So, ulitin ko lang. So, Cordillera, they consider their music as signature or nag-represent sa kanilang culture and environment. Then sa Marayo naman, ayan, they use their songs or music to communicate different spirits or they use it for their rituals and ceremonies. Yung Palawan naman, so ito, they're copying their sounds from nature and the environment. So minimimik nila. Then sa Visayas naman, ayan, ang daming function para sa kanila ng music. So hindi ko na isa-isa yung nagsasabi kanina. So, ito yung sambahan. Saan ba yung anbahan? Cordillera ba? Mindoro? Palawan? O Visayas? Anbahan. Saan ba nabanggit yun? Sa Mindoro. Okay, sa Mindoro. Yung mga mangi yan. Ito yung example. Ito yung mga sinasabi ko niyan nakuhugit sa Kawayan. So, kinopy lang. So, convert into Filipino at sa English. So, ito, halimbawa. So, converted into Filipino, ang ibig sabihin daw itong mga lyrics nito, ito isang klase ng bahan, ha? So, basahin ko, kahit may kaguluhan, may tampukat alitan, di dapat talikuran, unawain mo naman. In English, so even with disharmony, in a quarrel now, and no reason to separate, try to understand it first. So, ito. So, sagutin natin itong mga question. So, what do you think is the message of the poem? Tingin nyo, ano bang ibig sabihin nun? Ano yung pinapahiwating ng pula? It's all about what? How about... Kahit may kaguluhan, may tampuhat alitan, di dapat talikuran, unawain mo naman. Okay, so what do you think is the message of the poem? O yung ibig sabihin or ano yung pinapahiwating? Oh, what's the answer? Oh, sige, Josa. Huwag po natin pabayaan yung kapwa natin, intindihin po natin. Okay, so tama rin yun. Huwag pabayaan yung kapwa, so intindihin. Oh, what about the others? Ano yung pagkakaintindi nyo? Respeto po sa iba. Kahit may mga gulo at isa't isa. So, respeto sa iba. Okay, so tama rin siya. How about the others? Meron pa mga ibang kasagutan? O sagot? Sige, sagot natin ito pangalawa. What do you think is the function of the poem in the lives of mangyan? Ano kaya yung kinalaman nito ng tula?
Kahit itong binasa ko, kahit yung mga tula mismo, ano kaya kanalaman ito sa buhay ng mga Mangyan? Yun yung same Mangyan, ito yung mga ethno-linguistic group or indigenous group na nakatagpuan dyan sa Mindoro. Ano kaya yung function? Ano kaya yung tulong ng tula or kinalaman ng tula sa buhay nila? Oh, who wants to answer? Huwag na maya. Edmund, may sagot ka? Wala pa po. About Ian? Captuso? So, may question, ano kaya yung function? Sige, ganito na lang. Ano kaya natutulong ng pag-compose ng tula sa buhay ng mga Mangyan sa Mindoro? Ayun. Once answer? Sir, sikat sila dun. Ano na? Sir, sikat sila sa paggawa ng tula. Okay, so isa rin niya, sikat sila or kilala sila sa paggawa ng tula. How about sa buhay or sa kanilang sa buhay, ano kaya yung natutulong or kinalaman? How about... Sige, Diyosa. Mag-uunawaan pa din po sila kahit meron silang alitan. Okay, so mag-uunawaan kahit may alitan. So tama rin siya. So ito ha. So they use poem or composing of poem para ma-express nila kung ano yung gusto nilang sabihin. Kasi may pagkakataon na hindi nila ma-express yung sarili nila. So, ina-express nila yung kanilang saloobin or sarili sa paggawa ng isang tula. So, tunay na artist yung mga ganong klaseng tao na ina-express nila into art kasi ang paggawa ng pag-compose sa isang klase nila ng art. Pwede ba ibang mga artist nga? Halimbawa, sa painting, ina-express nila yung sarili nila sa pagpipinta. So, ganun din sa paggawa ng tula, sa paggawa ng musika at marami pang iba. Okay? So, yun. And, halimbawa, ito, number 3, sagutan natin. If you will make a tempo, so, tinanong ko yung kanina, for this tambahan, what would it be and why? So, ito, kung gagawin niyo daw ng nalagin niyo ng tempo pag ginawang kanta, ano, gusto niya mabagal, mabilis, or katamtaman lang? Katamtaman lang. Katamtaman lang. Katamtaman. Okay, so pag ginado siya kanta, so mabagal or katamtaman. So, ayan. Okay, kasi alam naman natin, na pag mabilis, ibig sabihin lively, masaya yung kanta. Pag mabagal, so medyo malungkot, so katamtaman kapag ano. Okay? So, ito, learning task 1, ipapos ko ito bukas, 8 a.m. So, kasagutan nyo lang kung anong karakteristik ng music meron sa Cordillera, sa Mindoro, Palawan, at Visayas. I-explain nyo lang anong karakteristik o anong katangian ng music meron yung mga taga-Cordillera sa Mindoro, yung apat na yan. Okay? So, yan. Ito ay sa 8 ko ipopost. Ano? 7 pala bukas. Okay? 8 a.m. So, yan. Pag-isipan nyo muna yung mga sasagot nyo dyan. So, yun lang. Yung lesson number 1 natin. So, next tayo. Lesson number 2. So, start agad tayo. Meron na ba? Okay, so ipapasa ngayon nasa screen.
culture and geography in Cordillera, Mindoro, Palawan, and Visayas. Okay, so culture and geography. So, anong apat na yon? So, culture, hindi ko na-explain. Alam na yung sabi niyang culture, kultura, yung kanilang norms sa lugar nila. Then, anong pag sinabing geography naman? Ano yung pagkakaintindi niya pag sinabing geography? Kung nga rin yung sulit ng geography, ito ay tungkol sa... Yung sa lugar. Okay, so yung land nila, yung area nila, yung lugar nila. Okay? So yung pagkakaayos ng kanilang lupain or yung area nila. Okay, so may kinalaman sa lupa kasi pag sinabing geo, ito may kinalaman sa land or sa lupa. Okay, so ano kaya kinalaman ito sa music? So let's see, let's start. So ito yung objective natin. At the end of this lesson, you should be able to recognize the effect of culture and geography in the characteristics of music yan. Of music of Cordillera, Mindoro, Palawan, and of the Visayas. Okay, and then appreciate their relationships. Okay, so ito. Ito yung 1 to 4. Describe dito yung posisyon ng apat na lugar na yan, yung Cordillera, Mindoro, Palawan, or Visayas. So, dinescribe yung 1 to 4 na to, yung exactong or kung saan sa matatagpuan. Okay? So, let's see. Number 1, ano kaya sa apat yan? It is bounded on the north by the province of Cagayan and on the west by the Ilocos Norte and Ilocos Sur. So, on the east naman, Isabela, and in the south is by the province of Pangasinan and Nueva Vizcaya. So, ano kaya to sa apat? In idea, sige, so i-type nyo. Type nyo yung sagot nyo. Yung sagot sa number 1, Cordillera, Mindoro, Palawan, or Visayas. O, jot nyo dito sa ating Google Meet. Ano kaya sagot sa number 1? Cordillera. How about the others? I-type nyo. Isagot nyo. So number 1. Cordillera ba? Mindoro, Palawan, or Visayas? Mindoro. Okay, so the correct answer is so number 1 is Cordillera. Okay, so ito ay diniskas natin ng first quarter, di ba? Andyan yung mga Cagayan, yung mga Ilocos. So, sa Cordillera yon. Okay, sa northern part of Luzon. So, yung matatagpuan ng Cordillera. Cordillera, ito yung mga maraming mga bundok. Okay? So, number 2. Ito, dinescribe yung lugar ng number 2. It is a long and narrow entrance north. Number 2 na tayo, ha? Entrance northeast to southwest between South China and Sulu Sea. So, ayan. So, that nyo yung mga sources number 2. So, ayan. And other than Palawan. So, ayan. Okay. So, sa badang taas kasi niya is China Sea and sa loob is Sulu Sea. Okay. So, ayan. Then, number 3. It is, again, number 2 is Palawan. Okay. So, number 3, it is situated along the western part of the island located south of the province of Batangas in southern Luzon. Sulit number 3. Okay, so Mindoro. Mindoro, halos malapit na sa atin yan. Okay, so kaso pupunta tayo ng Mindoro, sasakay pa kayo ng barko or roro kung tawagin. So, pero malapit na yan sa Batangas. So number 3 is Mindoro. The number 4, syempre, is Visayas. The group of islands in the central Philippines, syempre sa gitna, sa taas Luzon, sa pinakababa is Mindanao. So yan yung geography or lugar, yung kung saan matatagpuan, describe yan. Okay, so ito may question. Do you think the music of Cordillera, Mindoro, and Visayas has a relationship in their geography? May kinalaman kaya yung kanilang ano? Kinalaman kaya yung... Sige po. Okay, so meron.
So, sa tingin nyo, ano kanyang kinalaman nito sa kanilang music, sa lugar nila? Once answer. Sir, yung ano, yung language. Okay, so yung language or yung kanilang dialect or dialecto. So, tama. So, ano pa? Bukod dun sa dialect. Minsan yung tono. No. Okay, so ganito ha. So tama rin. So, ayan, sabi nga nila, syempre, iba't ibang klase ng lugar kasi ang Pilipinas ay archipelago. Di ba, pag sinabi ng archipelago, ito ay binubuo ng maraming isla. Okay? Okay, pulo-pulo. So, pulo-pulo ay maraming isla, kaya tinawag archipelago. So, kaya nga sabi nila, sabi ng taga-ibang bansa, isa ang Pilipinas or ng ating dito ng mga mababatas nito sa ating Pilipinas, napakahirap pamunuan ng Pilipinas. Bakit? Kasi nga tayo ay archipelago, iba't ibang klase ng isla, iba't ibang klase ng lugar, iba't iba ng kultura, iba't iba ng dialekto ng mga salita. Kaya isa sa pinakamahirap pamunuan ang Pilipinas. Okay? So, ganyan tayo, parang sa music, nagkaroon tayo ng kanya-kanyang kultura, ng kanya-kanyang depende sa lugar nila, kaya nagkakaroon ng iba't ibang klaseng tunog or sa music. Okay, so yun yung kinalaman ng geography at ng kultura sa musika. Okay, so halimbawa, magandang pagkain sa atin, sa iba ay hindi. Para sa iba naman ay maayos, maganda, masarap pagkain, pero sa atin ay hindi, pero mga Pilipino pa rin. Okay, so yun. Okay, so ito yung apat. Yung Cordillera, yung Mindoro, yung Palawan, and Visayas or Visayan. So ito, discuss dito. Yung iba't ibang klaseng characteristics ng music nila. So in Cordillera, and the music is related to different occupations, occupational activities, and various rituals. Okay, so yun. Then yung Mindoro naman, they use their music or songs to communicate spirits in their rituals and worship, yung pagsamba nila kung saan saan sa mga nito or sa God of Nature, pag weddings, work, courtship, festival, and lullabies. Okay? Yung Palawan naman, yan, they describe their music as copying the sounds from nature and environment. Then yung Spanish naman, yung Bisaya naman, sabi nga nila dito, influenced by Spanish culture. Ayan. Bakit kaya karaniwan sa Visayan music or sa Visayan folk music ay Spanish influence? So tingin nyo, bakit kaya? Bakit kaya... Ha? Sino yung gusto magot? Bakit kaya makaraniwan influence sa mga Espanyol yung folk music? Tsaka kasi yung pinakaunang sumakop. Pinakaunang sumakop. Okay, so bukod sa pinakaunang sumakop, kasi dyan unang dumaong yung mga Espanyol sila, no? Sa Visayas. Okay, so kaya karaniwan sa kanilang kultura ay nakuha nila or nakuha nila sa mga Espanyol. Okay, so ang dami, pati na rin music. Okay, so yun. So ito, na-explain na natin yan. Okay, ito yung learning task number 2. So makinig, ito yung gagawin nyo. Gagawa kayo ng slogan. Alam nyo ba yung slogan? O sino yung hindi nakakalam ng slogan? Alam nyo lahat yan, di ba? So gagawa kayo ng slogan na may kinalaman sa relationship ng kultura at geography sa music ng Cordillera, Mindoro, Palawan, at Visayas. Okay? So, paano naman? Paano yung gagawin niya? Baba, mag-iisip ko ng isang slogan na may kinalaman sa relationship ng kultura at geography sa music ng apat na yon. So, ang gagawin nyo, sa papel, sa papel kayo magagawa ng slogan. Di ba, marunong naman kayo na. Sa papel kayo magagawa ng slogan, then, pipicturean nyo, then, magbibigay ako ng link, doon nyo i-upload. So, maliwanag ba yon? So, pwede nyo lagyan ng design. Basta sa papel nyo gagawin muna din, pipicturean nyo.
Parang nagagawa ka ng arts pag nagpapasa ako. So, ganun gagawin, ha? May tunong ba dito sa learning task number 2? Slogan, ha? Kahit di ganun kahaba. Basta, yung tema, ito kasi yung pag-grade ko. So, 30% originality. Baka gaya-gaya kayo. Nakita ko lang sa iba. Creativity. Okay? Content. Then, neatness. So, malinis. So, 100%. So, may tanong ba doon sa learning task number 2? Okay naman. Okay, so gagawa kayo ng slogan. So, yun yung number 2 natin. Lesson number 2. So, yung geography and culture affecting music of Cordillera, Mindoro, Palawan, and Visayas. So, lagay tayo sa lesson number 3. Kaya pa ba? May lobas na? Opo, sir. Okay, so, opo. Okay, so musical instruments. So, kanina discuss natin yung mga vocal music, yung kanilang mga awitin. So now, let's talk about their musical instruments. Okay, so ano kaya itong mga to? So, let's start. Ilan na? Actually, ang dami nun, pero hindi natin madidiscuss lahat. Ilan lang, mga pinili lang yung mga madidiscuss natin. So at the end of this lesson, you should be able to recognize the different musical instruments. So, ayan. Tingnan natin kung familiar kayo dito. So ano nga ulit yung, eto, when you say hornbow steel sax, ito yung ang classification of musical instruments. Ayon kay hornbow steel, tsaka kay sax, pangalan nila yan. So pag sinabing idyo po, anong klaseng instruments yun? Yung mga ano, kalimutan na agad. Pag sinabing idyo po, siya yung pinupukpok. Okay, pinupukpok, pinapalo, or yan, para tumunog. Okay, how about yung aerophone? Ano yung aerophone? Tsaka yung nihipan. Nihipan, sir. Okay, nihipan or gumagamit ang hangin para mapatunog. How about cordophone? Tsaka yung may mga string. May mga string. Okay, yung may mga strings. How about yung membranophone? Tsaka yung gawa sa hayop, yung sa bilib ng hayop. Balat ng hayop. Okay, so yung mga merong skin type, halimbawa ito is yung mga drum. Yung dabakan. Naalala nyo pa nung first quarter, di ba? So, ito. Let's see kung i-identify natin kung anong klaseng mga anong classification ng instrument ng mga to. So, ito yung guitar. So, Sasha Kabilang. Sige, sagot. Cordophone. Okay. How about gong? Ito yung gong. Idiophone. Idiophone. Okay. So, idiophone yung gong. How about tong kudyapi? Ito yung ating lalaki. Cordophone. Cordophone po. Cordophone. Ito kayang baho de arco. Cordophone. Cordophone. How about itong bungka ka? Aerophone. Aerophone. Alam nyo ba yung bungka ka? Siya yung pinubok, pok, pok, pok. Okay, so inapas niya sa kamay. Or pwede sa ulo kung gusto nyo. So yung bungka ka. Ang tunog niyan, parang buzz. Pag inapos niya, parang nagbabuzz-buzz na ganyan tunog niyan. Okay? Gawa niya sa kawayan. So, yan ay idiophone. So, ito, tiniscuss natin yung mga iba't ibang klaseng instruments. So, dito muna tayo sa Cordillera. So, they have different musical instruments. So, ito. Pero pinakakilala sa kanilang mga instruments is yun. Ito muna. So, anong gamit na kanila? Anong gamit ng mga instruments nila? So, musical instruments ng Cordillera is similar to vocal music. Their instruments are used during ceremonies, rituals, and celebrations. Okay? So, ito, ang gong. Alam niyo ba yung gong? Saan kayo nakakita ng gong? Sa showtime. Showtime, yung inaapas sa tawag ng panghalan. Sa Bulaga dati, meron din ganyan. Okay? So, ito ay gawa sa metal. So, alam niyo naman yun. Diba? Tatanso.
or bronze. Okay? So, ito, ang mga Tagalog-Lalyera, meron ang tawag nila sa gong. Sa gong nila is gangsa. Tandaan nyo, ha? Ang gangsa. So, meron siyang 5 to 6 flat gongs na parang kawali siya, parang flat na kawali. So, ayan. So, iba't ibang klaseng sizes para iba't ibang klase yung tunog. So, composed siya ng 5 to 6 flat gongs. Okay? So, pero meron dalawang klase ng gangsa. Meron gangsa tupaya at merong gangsa palook or palook. When you say gangsa tupaya, pero parang gangsa yan, ha? Iba lang yung version or variation. So, when you say gangsa tupaya, so ganun pa rin siya, 5 to 6 gongs. Pero kaya tinawag na tupaya, pag ginagamit siya, ay nakaupo lang yung mga musicians. Ito, parang sa picture, nakaupo lang. Then yung gong ay nakapatong sa hita, sa lap. Then kamay lang yung ginagamit, parang ginagawang tambol. So kaya gangsa tupaya. Yung siya naman, gangsa palook, gangsa rin siya, pero ang iba yung paggamit. So yan ay nakasabit sa string, hawak ng kaliwang kamay. Then meron silang pamalo, ayan, pinapalo nila habang nagsasayaw. Parang itong nasa picture. Okay? So ayan. Kasi pwede silang sumayaw dyan habang tumutugtog. So, gangsa palook. Yung nakaupo lang, gangsa tupaya. So, tandaan nyo yan. Yung mga nalabas sa activity or sa quiz. Okay? So, gangsa tupaya, gangsa palook sa Cordillera. So, next. Bamboo instrument naman sa Cordillera pa rin. Bungkaka or bilbil. So, ito. Okay ba sa'yo bungkaka? Wala ron? Chan? Bungkaka or bilbil. Bil. It is played by striking against the palm of one's hand. Okay, so ito siya. Yung kawayan siya na tukab yung gilid. Titira yung parang dalawang patusok. So yan ay hinampas sa kamay or kung saan man. Pwede sa paa. Ang tunog niya ay parang buzz. Okay, parang nagbabibrate. Okay, gawa siya sa kawayan. The number, letter B, tunggali, or tunga, tunggali, basa dyan, ha? Okay, pakibasa, ikaw naman. Sino hindi ko ba natawag? Sino yan? Ito, si Ezekiel. Ezekiel, nabatawag yung makita? Pakibasa? Letter B? Oh, sige, doon na lang. Priyas. Tunggali. It is a nose flute. It is played with the extreme forward edge of the right or left nostril. Okay, so ayan. So, ang tunggali ay isang klaseng aeropone. Gumagamit ng hangin para patunogin. So, kasi isa siyang flute. Pero ang kakaiba dito ay nose flute. Ilong ang ginagamit. Tingin nyo sa picture. So, parang flute lang siya pero ang ginagamit ay ilong. So, ang tawag doon ay tunggali. So, tandaan niya na tunggali, isang klaseng ng flute, pero ilong ginagamit. Next, tungatong. Nasha. Bruan. Letter C. Tungatong. Nawala. Sige, ikaw na lang, David. Mark Lionel. Ah, David ba ito? Tungatong, these are bamboo to play by stomping each against the ground. Okay, so ito. Napakasimple lang niya. Sa unang tingin, parang kawayan lang na nakatayo. Pero iba't ibang klase ng sizes. So, pero, so, tama, kawayan lang siya. Tinutukpok siya sa sahig. Then, nakapatong yung kamay sa ibabaw. So, pagpapatong, pwede niyang bitawan yung taas para mag-iba yung tunog. So, tinutukpok lang yung sa sahig or sa bato. So, ang tawag dyan ay tungatong. Then, letter D, ulibaw, banggad, basa. Yan, Clarence. Letter D. May ko na lang, yumul. Letter D. Ulibaw, it is a small resonated bamboo instrument. Ulibaw is played with a flexible tongue fixed one to a surrounding frame.
Okay, so ito yung ulibaw, isang klase siya ng Joharp. Tawag nga dyan ay Joharp. So ito ay nasa picture. Para siyang maliit na stick lang. Yan ay gawa sa kawayan. So maraming nakaupit. So yan ay parang kasing laka lang ng ballpen or kasing haba. So didikit niya sa dila. Yan tinatap ng tinatap. Okay, hinapas ng hinapas. Isa lang dapat. So didikit sa dila, then ayan. Bubuka yung bibig, sasara para maging resonator. Okay, so buzz din ang tunog niyan. So, consider siya as aeropone. Ah, hindi. Consider siya as idiopone. Hindi siya aeropone kasi hindi siya inihipan. Pero, dinidikit siya sa dila. Okay? Then, patetig. Ang patetig, ito ako na lang. Ang patetig ay isang, tawag nila dyan, ay wooden xylophone. So, ito ay nasa picture. Mga nakaupo sila, nakalupagi. Nakapatong yung isang kawayan. Horizontally, nakapatong sa hita. Then, meron isang stick. Pinapalo ng pinapalo. Okay, so idiopone siya. So marami yan, iba't ibang klaseng sizes para iba't ibang klaseng tunog. Okay? Ayan, tapos tayo sa Cordillera. Now, let's talk about instrumental music of Mindoro. So ano kayang klaseng instrument meron ang mga taga Mindoro? So meron tatlo dito. Kudyapi, Itgit, at Kalutang. So ito yung Kudyapi. Ayan, observa nyo, anong masasabi nyo sa Kudyapi, anong tsura niya? Parang ano, kaya yung ako malalaki. Anong mapapansin nyo sa structure ng Kudyapi? Ang sagot, tulog na yata kayo. Buksan nyo nga mga camera nyo, tulog na yata kayo. Tell something about the structure of the musical instrument Kudyapi. Sa kagawa sa kawayan yung ano. Ito. Yung mandil. Okay, so Kudyapi is a two-string, dalawa lang string. So isa siyang cordophone. So one string for the melody and one for the drone. Okay, so yun. So sabi nila, iyan daw ay gawa, yung string niya ay gawa daw sa buhok. Hindi lang sinabi kung anong, kung sa tao ba or sa hayop. Then, etong git-git naman or lute. So ito siya, yung pangalawa. Isang klase ng string instruments. So meron siyang 3-4 strings made from wood and human hair. So ayan, binanggit na. Gawa sa buhok ng tao. So ayan. So it's also often referred as Joe's harp. Okay? So then yung number 3, kalutang. Ito napakasimple lang. Parang dalawang kahoy lang siya. Ito, yung nasa picture. So parang ito ay magkapares diyan. So parang dalawang kahoy lang siya na pinagpapalo. Yun lang. Nagpapalo lang siya para tumunog iba't ibang klaseng sizes, iba't ibang klaseng length para iba't ibang klase yung tunog niya. Tunog. Okay, so yun. Yan yung sa Mindoro. Then sa Visayas naman, parang napatlangan niya ito yung Palawan. Sige, okay lang yan. So sa Visayas naman, so meron dito ang tatlong instrument. Sabi nga dyan, tatlo, meron rondalia. So ang rondalia, discuss natin first quarter, di ba? So hindi ko na-scrutinize yan. So rondalia is a group of string instruments. Yan yung banduria, octavina, ukulele, guitar, bajo de uñas, at marami pa. So again, ang rondalia, ibig sabihin ng isang salitang Espanyol na ibig sabihin ay to serenade or sa mga panghirana. So ito, take note na natandaan nyo. Ang tinaguri, ang father of rondalia ay si Juan Silos Jr. Okay, so lalabas sa kwestiyan, tandaan niya na father of rondalia. So kilala siya sa pag-compose ng iba't ibang klaseng rondalia music. Then number 2, ito, yung nasa picture. Parang ginagawang tambol, pero nakahiga yung kawayan. Then, sabi nga dito, this kind of music is has relation in the history because long time ago, bamboo is used by the natives for communication. So, ayun.
So meron siguro, siguro sila mga symbol or senyales kapag meron silang natutuktok ng kawayan. So idiophone. Binanog. Okay, pakibasa yung binanog. Who wants to read? O sino yung patatawag? Okay, Josa. It is a gong, drum, wooden percussion ensemble. It accompanies a dance imitating the fight of the hawk. Okay, so ito yung binanog, isang klase ng gong. So ang gong, ayan, nasa picture, nakasabit siya sa tripod na kawayan. So nakasabit dyan, daw merong stick, pampalo. So ensemble siya, merong gong, merong drum. Yung drum, ito, yung nasa baba. Okay? Then, accompanies kapag tutugtog yan, so meron siyang sayaw. Na ang sayaw na yan ay tungkol sa paggagaya ng paglipat ng isang hawk, alam ba yung hawk lawin. Okay? So yan, yung music or instrument of Visayas, tatlo, Randalia, Tultogan, at Binanog. Sa Mindoro naman, so meron Kudyapi, Git-Git, at Kalutang. Sa Cordillera, marami. So, merong gongs, yung gang sa Tupaya at gang sa Paloo. Then, sa bamboo instrument ng Cordillera, we have Bungaka, Bungali, Pungatong, Ulibaw, at Patetek. So, makinig, marami pa yan. Kaso lang, pinili ko lang yung mga instrument na matatagpuan sa lugar nila. Yung pagkakataon na yung isang instrument na yon makikita nyo rin sa ibang lugar, pero iba na yung tawag. Kasi nga, depende sa kultura nila yan. Okay? Ayan. Based from the text that you read or yung discuss natin, what did you notice o ano napansin nyo sa mga materials ng instrument nung apat? So, ano napansin nyo sa mga instrument yung materials nila? Yung kadalasang materials. Materials. Napaka-press gawa sa kahoy minsan. Gawa sa kahoy, sa kawayan, karamihan. Okay, so kasi nga, yun lang yung available na meron sila. Yung kahoy, yung mga matatagpuan sa kapaligiran o sa kabundukan. But, ito. O, try nga natin to, sagutan. Ah, learning test na pala to, learning test number 3. Ito, ang ginawa ko sa learning test number 3, hindi ganito. Ang ginawa ko doon para mas madali. Yung mga instruments, i-identify nyo kung anong classification. Halimbawa, itong ano, itong kudyapi. I-identify nyo lang kung cordophone, idiophone, aerophone, membranophone, or electrophone. O sige, itong ano, itong patetek. Anong classification niya? Ha? Idiophone, sir. Idiophone. How about itong tonggali? Anong classification? Aerophone po. Aerophone? So, aerophone. How about itong gangsa? Anong classification yan? Idiophone po. Idiophone. Okay, so how about itong randalia? Cordophone. Yeah, cordophone. So ayun, i-identify nyo doon sa learning task number 3. Ito, basahin niya natin ito, itong kasabihan ni Napoleon Hill. So a resourceful person will always make opportunity fit his or her needs. Ano kaya yung ibig sabihin nito? Tingin nyo, anong pinapahiwatin nito? Maka-interpret nga yung quotation na biting ko ha, a resourceful person will always make opportunity fits her or his needs. Ano yung pagkakaunawa nyo doon? Sir, pag ano, pag... Sige. Ano yung pag-interpret? Ano yung pagkakaunawa nyo doon sa quotation ni Napoleon Hill? Kapag may discarte ka, sir, ano, mapupunan mo yung kailangan mo para sa opportunity na yun.
Okay, so ayan, parang sige, ayan tulad na natin doon sa mga indigenous group doon sa ng mga Mangyan, ng mga Cordillera, Mindoro, Palawan or sa Visayas. So kahit na yun lang available sa kanilang lugar, so nakagawa pa rin, gumana yung kanilang creativity at pagiging resourceful, na kung ano lang available sa kanila, nakagawa pa rin sila ng iba't ibang klaseng instruments. Imagine, kawayan lang or kung ano man, nakagawa sila ng iba't ibang klaseng musical instruments. So hindi naging hadlang yung kanilang mga availability ng materials sa hilig nila sa musika. Okay, so ayun, naging pinaira lang pagiging resourceful at create yung kanilang kanilang creativity. Okay? So ayan. Paano pa kaya tayo nasa bahay? Ang dami natin pwedeng gawing paraan para makagawa na iba't ibang klaseng musical instruments. So learning task 3, so ipo-post ko 'yan. So next, ito. Yung lesson number 4, parang ano lang to, parang activity, direct to the point na tayo. So wait lang, eh. Okay na, so ayan, lesson number 4. Sound producing sources similar to the musical instrument of Cordillera, Mindoro, and Palawan. Okay, so ayan, sound producing daw. So let's see kung ano lalaman nito. Okay, so dito na agad tayo sa activity natin. Ayan, halimbawa, ito meron dito ang activity. Ito, sagutan natin ngayon. Halimbawa, ay gagawa kayo ng aerophone, halimbawa flute. Anong sa tingin niyo gagamitin yung materials? Ano kaya sa bahay niyo ang pwede niyo gawing flute? Oh, chat niyo yung iba, yung walang mic. Ano kaya pwede niyo gawing materials sa paggawa ng flute or aerophone? Kawayan. Bukod sa kawayan or sa kahoy. Ano kaya sa tingin niyo pwede? Sir, yung bakal, yung ano, yung tubo, sir. Yung tubo, okay, so tama. How about pag gumawa kayo naman kayo ng cordophone? Halimbawa, gagawa kayo ng cordophone, yung mga may string, ano kaya pwede nyo gamitin doon na meron kayo sa bahay? Pero yung tanse, gagamitin sa cord. Gagamitin sa cord. How about yung bass? Anong gagawin yung bass? Saan yung tatali sa yung... Sa kahoy pa rin. Hmm? Saan? There, sa kahoy. Kahoy pa rin. How about pag gagawa kayo ng idiophone, no? Kahit anong klaseng idiophone, tingin nyo, ano bang magandang instrument na gawing idiophone? Ano kayang mga materials na pwede nyo gawin? Imitin. Diba, yung mga pinapalong instrument. Ano kayang magandang gawing instrument sa bahay? Bawa, ano? Drums. Yung lagayan ng gatas, yung... Ay, mga lata. Okay, so ito, ito yung learning task number 4. Okay? Number 4 to. So, after suggesting materials, yung mga sinabi nyo kanina, for each classification of instruments, so let's level up by making a project plan. So, gagawa kayo ng project plan. Hindi ko yung pinagagawa ng instrument, ha? Project plan or plano lang gagawin nyo. So, your possible improvised musical instrument inspired or kumbaga parang katulad ng mga musical instrument ng Cordillera, Mindoro, Palawan or Visayas, yung mga nasigas natin yung musical instrument, gagawa kayo ng project plan. So ano ba yung project plan? So ito yung format. Sa papel, picturean nyo to yung screen para meron kayong ano, format. So sa papel lang, kahit bond paper o kung available na papel sa inyo. So, ito yung title. Para kayo nagagawa ng activity. So, title, My Improvised Musical Instrument. Okay? So, isulat nyo yung objectives.
Then, itong space na to, itong expected outcome, laki-lakihin nyo. Kasi yan nyo i-drawing. I-drawing nyo yung plano nyo yung gawin. Plano nyo yung gawin. I-drawing nyo yung instrument na gusto nyo yung gawin. Okay? Itong expected outcome, i-drawing nyo. Then, dito sa space na to, yung possible materials, susulat nyo anong mga materials yung possible nyong gamitin. Halimbawa, sabi nyo kanina, is kahoy, kawayan, tubo, lata, okay? Then, possible cost, isulat nyo yung sa tingin nyo magagastos nyo sa paggagawa. Then, procedures, ang ilalagay nyo sa procedures, step yan, number one, ngayon ito gagawin. Number two, step-by-step procedure kung paano gagawin yung instrument nyo. Okay? So, yun. Pero ito, drawing nyo lang, plano lang gagawin. So, gagawin nyo, hindi kayo gagawa ng instrument. Literally, drawing lang, plano lang. Okay? So, ang gawin nyo, pag natapos na kayo sa band paper, so, nakagawa na kayo ng activity na to, picture nyo ulit, at meron akong link na i-upload sa Google Classroom para doon nyo i-upload. May tanong pa dito sa learning task number 4? Sir, wala na po. Sir, wala. About the others? Sir, wala na po. Liwanag ba? Apo. Yung, yan, pwede nyo nang gawin sa pavilion. Pati yung isa. Yung dalawang pipicturan. Di ba meron pipicturan dyan na ano yung ba, isa? Dalawa yun eh. Dalawa activity yung picture nyo, di ba? Una, ito, pangalawa itong picture na eh. Ano pa yung isa? Nakalimutan ko. Yung learning task number 2. Slogan po. Okay, yung slogan. So, pwede na kayo magawa ng slogan. Pwede na kayo magawa nitong ano, learning task number 4. Tapos, bukas ko i-upload sa Google Classroom alas 8 yung mga learning task, yung mga activities. Doon yung i-upload. Doon, makapagsagot nyo na rin yung learning task number 1. Tsaka yung 3. Kaya para ito, pipicturean nyo na lang, tsaka yung isang slogan, para i-upload nyo na lang. Okay? Ito yung, ano, pag-grade ko dito sa project plan. So, ayan, structure and flow. Yung pagkakagawa nyo, the plan is clear, concise, and has a logical structure. Ayan, baka naman hindi maintindihan yung inyong drawing or kung ano-ano nakalagay. Creativity. So, yeah, makikita ko sa ano, sa materials yung gagamitin or sa procedures. Okay? So, ayan. Ito naman, i-upload ko ulit doon sa inyong Google Classroom. Pati yung video para pwede nyo balikan. Okay? So, wala na tanong? Kung wala na, sige, open mo na lahat ulit ng camera. Iba? Nangyari sa iba? Madilim na, sir. Mag-agupe. Sige na, pwede na kayong ano, mag-leave. Kasi si Yo. Bye po, sir. Thank you po. Sir, di ko naintindihan yung project, sir. Sino yan?